Talasinumpa ng mga netizen. Umaatikabong mura, panlalait, sumpa ang natatanggap ngayon ng MTRCB chairwoman na si Lala Soto. Ilang termino na naging konsehal ng Quezon City si Lala, pero curious tuloy kaming itanong sa kanya kung naranasan ba niya sa mahabang termino niya na makatanggap ng mga ganitong katitinding salita o komento mula sa mga tao. Kung nagkataon din kaya na hindi anak si Chairwoman Lala ni former Senator Tito Soto at pamangkin ni Vic Soto na mga host ng EAT, ganito rin kaya katindi ang galit na matatanggap niya dahil sa kanyang trabaho o hindi. Bukod sa mga mean comment, ang dami rin na nagpo-propose ng petition na di umano, dapat ay mag-resign na raw si Chair Lala sa MTRCB. Para sa kanila, may conflict of interest dahil nasa EAT ang kanyang ama at tiyuhin. Dahil dito, hindi nawawala ang mga comment ng mga netizen at ibinabalik kay Lala ang tungkol sa pagmumura ni Wally Bayola sa EAT. Pati ang paghahalikan ng mga magulang niya na dahilan daw para isuspend rin ang naturang noontime show. Sa ngayon, nagpa-interview na si Lala sa isang TV reporter. Obviously, naninindigan siya sa naging desisyon ng MTRCB dahil ipinost din niya sa kanyang Instagram ang MTRCB's official statement isang araw matapos itong lumabas. Dito, nakatanggap naman si Lala ng suporta mula sa ilang followers niya. Ilan sa mga comment na mababasa, "Great job showing consistency in executing the rules. Great job MTRCB and its leadership team for doing what we expected for you all to do, which doing what's right and fair. Laban lang Lala. God bless you po Ma'am Lala Soto. Don't mind the bashers."